Magandang araw po sa inyong lahat. So guys, nandito ulit tayo at meron tayong panibagong pag-uusapan. So guys, itong pag-uusapan natin, relate ito ngayon sa paparating na election. Dahil nga po, di ba, nagkakaroon tayo ngayon ng pandemic, di ba? So nagkakaroon ng higpitan. So itong magaganap na election dito sa Pilipinas, may hearsay, may mga nagsasabi na ito nga daw po ay taktika. Taktika po daw ito ng mga oligarch, tinatawag na mga oligarte na tipong nagpapamanipula ng itong pandemya na ito. At ngayon nga po daw ay minamanipula nila ngayon ang itong paparating na eleksyon sa Pilipinas. Dahil nga po, 'di ba, matunog na matunog ngayon si BBM. No, si BBM. At yun nga, katulad nung dati kong mga vlog sa inyo before, kung inyong nasundan, kung inyong napanood. So, meron po kasi ako dun binalag before na itong si BBM ay medyo inaawitan daw ata. O tinatawag na parang, dahil nga siya ang yung parang matunog. Yung matunog ngayon sa election na parang posibleng siyang mananalo, siyang inaawitan daw ng mga oligarch, di ba? Ngayon guys, may mga ibibigay tayong tip sa inyo dahil nga, di ba, marami ngayon ang mga naguguluhan kung sino iboboto ninyo, di ba? So sa limang mga presidential candidate na yan, so magbibigay po tayo ng tip. No, bagamat ako 'yung nagbigay na ako ng mga tip na BBM talaga ako before eh. So, dahil nga sa pagsi-search tumatagal, so ngayon nalalaman na natin 'yan kung sino talaga ang karapat dapat na iboto, 'di ba guys? Ngayon naglalabasan ng mga tunay na kulay. Ngayon pa lang lumalabas ng mga tunay na kulay nila, kaya napakahirap na pumili dahil sa ngayon lumalabas na po talaga kung sino po ang pwede nating iboto. So guys, magbibigay po tayo ng mga ilang tips at para advice, para may idea kayo sa susunod na election, no? At magkakaroon kayo ng idea kung sino talaga yung karapat dapat at hindi na tayo maghihirap. So hihimay-himayin po natin yan isa-isa, no? Isa-isa, magmula po kay BBM at hanggang sa lahat ng mga candidate, presidential candidate. So hihimay-himayin po natin yan. Mag-uumpisa muna tayo kay BBM, okay guys? Actually, ito na vlog ko na to before, pero yung panibago ngayong paghihimay-himay natin para at least makilatis po natin ang bawat mga kandidato, di ba? At least meron tayong idea kung sino ang karapat dapat na iboto natin. Kasi nga, marami ngayon mga hunyango, yung tinatawag na akala mo totoo, yung pala hindi. Di ba? Marami mapagpanggap ngayon. Di ba? Hindi lang sa showbiz. Grabe dito sa politika dahil andi dito hindi mo makikita kung sino ang totoong tao, guys. So, malalaman nyo po to, guys. Tulad nga na sinabi ko, marami mga hunyango ngayon. At ito kikilatisan, umpisa na po natin kay BBM. So, eto, kung inyong napanood, yung mga before na mga vlog ko before, di ba, kinilatis natin si BBM. At marami kasi ngayon ang mga social media na talagang tumutulong kay BBM. Pero ngayon, ito, simula po itong naghigpit na naman. So, naglabasa na ang mga totoong mga hearsay, yung mga sabi na, yung mga chismis. So, lumabas na ngayon. At marami tayo sa pag-o-observe natin na ito nga daw si BBM at Sara Duterte ang parang matunog na parang nililigawan ng mga oligarch. Na there's possibility na pag sila ang nanalo, ay magpapatuloy itong pandemya na ito. At sasakay sila sa mga oligarch, no? At yun po ang mga hearsay. So kaya nung bahala kung ito ay inyong paniniwalaan, no? Ito ay sa mga ano lamang, sa mga against sa mga bakuna, kasi tinanong lahat sila eh, kayo ba'y against sa bakuna? Ang sabing ganun ni BBM eh, hindi daw siya tutol sa paghihigpit sa yung ginagawa ngayon ng Pangulong Duterte, which is alam naman natin na si Pangulong Duterte hindi niya kagustuhan itong pagpapautos na to dahil nadidiktahan lang siya ng mga oligarch o yung mga DDS na dilawan sa kanyang mga likuran. Yan ay makatotohanan po guys, hindi po tayo gumagawa ng kwento na ang mga nakapaligid kay Duterte ay mga dilawang DDS. Kumbaga ano yung mga hunyango, mga dating dilawan, mga dating kampo ni Cory,
ng mga administrasyon noon na bumalimbim at dumikit kay sa ating pangulo ngayon. So yun kaya tinawag na Diliwang DDS. Okay guys. So yun nga po ang chismis, no. Yun ang chismis kay BBM at Sara Duterte. Ngayon, eto na mapupunta naman po tayo kay Lenny Robredo. So kay Lenny Robredo naman is dilawan siya, pero ngayon nga sinasabi niya dahil medyo malasado na yung dilawan na kulay, kaya tinagurian niya sarili niya na pink na. So iniiba naman niya ngayon kasi nga parang basang-basa na yung dilawan eh. Kaya iniba niya na yung kulay niya, pink na daw siya. So ayon naman kay Lenny Robredo, 'di ba? Ang sabi naman niya ay hindi siya tutol siya doon. Ay, hindi rin siya tutol sa pagbabakuna, pero ang sabi niya incentive daw. Kailangan parang batang paslit, gawin parang batang paslit ang mga tao, utu-utuin o suhulan para lang magpabakuna. Yun ang kanyang tawag dito, proklama, no? If ever na siya ang manalo siguro ng presidente, siguro yun ang gagawin niya. Parang yun nga, ipagdadala na parang bata, utu-utuin, bigyan ng incentive para magpabakuna, yun ang gusto niyang palabasin. So yun na, matapos na tayo kay Lenny Robredo. Tayo, meron tayo, kikilatisin lang natin sila para at least alam ninyo kung sino. Natapos na tayo ngayon kay Lenny Robredo. At dito naman tayo kay Isko, o kay Isko Moreno, no? Na nababalitaan natin ngayon na parang dumidikit, o merong tawag dito, meron sila pinag-tatandem sila ni Sara Duterte, no? Ayun ay totoo na po yun. Mayroon mga Muslim na grupo na tinatandem si Isko Moreno kay Sara Duterte. Siguro parang ganun, kung di man kumalaglag man ang BBM Sara, mayroon naman sila alternative, no? Isko Moreno at saka Sara Duterte. So dito naman kay Isko Moreno, mas lalong delikado tayo kay Isko Moreno, dahil si Isko Moreno talagang utusan siya talaga ng mga, alam niyo na, 'di ba? So merong mga chismis na ito'y parang ewan ko lang, kayo nang bahala mag-judge, no, pero ito'y mga hearsay lang naman na si Isko Moreno nga daw ay talagang pure oligarch daw to, talagang utusan daw to ng mga oligarch. So if ever siyang manalo, talagang magpapatuloy pa rin ang pandemya na ito at pag-asasang-ayon pa rin siya sa WSO, sa kagusto ng WSO. Dahil hindi naman lingit sa atin sa kalaban na nagmamanipula sa atin ngayon ay mga WSO na. Hindi na yung mga presidente, dahil marami na nga mga presidente, mga tutol sa nangyayaring pandemya na ito at na nangyari, di ba? Yung iba, umalis na, inalis sa pwesto dahil tutol nga, ayaw nila ng ganun sistema. Dahil alam siguro ng mga presidente, kung nababalitaan niya, may mga presidente talaga yung umaalis na, nagre-resign na, talagang yun ang nangyayari sa kanila pag tumutol ka sa pandemya ngayon. Ngayon, sa nangyayari ngayon sa atin sa Pilipinas, yun nga. So, ang lahat ng kandidato ngayon talaga natin na tatakbong presidente, eh talagang yun. Talagang sa gusto nila, susunod sila sa kagustuhan ng WSO. Diba guys? So, itong pagpapahayag natin, ito may katotohanan po ito dahil nagsisearch-search po tayo. So, yun nga. So, ito na, sinabi na natin tukol kay Isko Moreno. So, kung siya ang mananalong presidente, eh, may posibilidad na magtuloy-tuloy po yan. So, yung mga anti-bakuna, alam nyo na. So, diba? So, dito naman po tayo kay Manny Pacquiao. So, ito ang pinaka-interesting kay Manny Pacquiao, diba guys? Si Manny Pacquiao, alam naman natin na maraming tutol sa kanya dahil maraming nagsasabi na hindi pa daw siya kapasidad. Wala pa daw siyang tawag dito, kapasidad o wala siya sa capacity para maging presidente, dahil nga daw hindi naman daw talaga nakapagtapos ng pag-aaral. So eto mga sabi-sabi nila, ganito ganyan, mababang pinag-aralan, mababang pinanggalingan. Pero take note, ah, si Manny Pacquiao mas qualified sa lahat, sa tingin ko lang. So, sa tingin nila na si Manny Pacquiao ay parang walang bat-bat, 'di ba? Kung sakaling siya magiging presidente. Pero ito si Manny Pacquiao talaga ang pinaka-interesting ngayon sa marami, no. At maraming nagsasabi na posible daw na it's siya ang tawag dito, piliin mga tao, mga unvaccinated. Kasi nga 'di ba, marami ngayon tutol sa mga medical marshal na yan. So, may posibilidad na siyang piliin ng mga taong mga unvaccinated. Sa dami-dami kasi ng mga unvaccinated ngayon na nagra-rally at tutol sa bakuna na yan, no? Pwede
Dahil matunog na, ang alam naman, alam ng mga Pilipino, papabor sila kung saan kung sino yung magdadala sa kanila ng ganyan. Dahil alam nyo naman ang sitwasyon ngayon na alam nila ang naghihirap na paghihigpit na ginagawa ng government ngayon dahil hindi naman lingit sa kaalaman ninyo kung ano ang nangyayari ngayon sa paligid, di ba guys? Hindi naman lingit sa kaalaman ninyo kung ano yung mga sistema ng government natin ngayon na no ride, no vaccine, no ride, no, walang papasok pag hindi ka vaksinado. So, ayan, marami na ngayon ang mga po pwedeng magiging pabor if ever sa lahat ng mga nang unvaccinated dyan. So, ayan na po, si Manny Pacquiao po ang ano ninyo. Dahil siya po yung tutol dyan sa bakunang bakuna na yan. At ayaw niya talaga ng ganyang medical martial law na tinatawag. So, mat marami pang mangyayari pa. So, guys, kayo na, ayan. Inelaborate na natin, inisa-isa na natin ang mga candidate president, mga presidente na tatakbo. So, kayo na bahala. Kung ano, sino ang paniniwala nyo, sino ang nasa puso ninyo. At kung sa tingin ninyo, ito na po ba yung mag-i-stop ng pandemya na ito o yung tinatawag na magpapatigil. May posibilidad po si Manny Pacquiao kung ako sa inyo, no? At wala tayong kasiguradan sa mga nagtatakbo ngayon na hanggat merong nagpapadikta sa oligarte, ayan. Medyo delikado po. Pero tingin ko kay Manny Pacquiao hindi nagpapadikta sa oligarte. Eh, hindi kasi siya yung anti-Christ eh. Nagbabasa ng Bible. So, naniniwala siya sa mga anti-Christ. At tingin ko siya po yung makakapagsugpo niyan. So, guys, kayo na pong bahala. So, hanggang dito na lang, guys, no? At marami pa tayong pag-uusapan sa susunod na pagbablog natin. At sana po antabayanan ninyo yung mga ibang revelation na gagawin natin sa aking channel para at least magkaroon kayo ng idea. Konting nakikibalita rin tayo sa mga, alam nyo, nagkakalungkat-alungkat na mga ganyan. Ng eksena, kung ano may mga eksena na ilalabas natin no, sa mga kapwa vlogger natin. Anyway, maraming po salamat. Don't forget to like, share, comment, subscribe sa aking YouTube channel. At pakipost na rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking gagawin. Okay guys, so maraming salamat po. God bless you all. At pahabol to guys, no? Sana wag nyo kalimutan mag-post ng notification bell para at least updated po kayo lahat sa aking gagawin. Okay? Guys, no, nakalimutan natin kay isang presidential candidate si ano ba tawag nito, si Ping Lacson. So ito kay Ping Lacson naman. So actually kay Ping Lacson naman siguro alam din niya 'yan. Medyo hindi rin siya pabor siya tinatawag. Parang namamangka siya. Pabor siya na hindi pabor. Kasi ang alam ko kasi yung si Tito Soto, yung ka-teammate niya sa Vice President. I think kasi Tito Soto, hindi siya pabor sa nangyayari ngayong pandemya. Tutulong nga siya dyan eh. I think, sa tingin ko ha, kasi yun ang tingin ko kay Tito Soto. So, bahala na kayo kasi parang dalawa eh, parang namamangka kasi si Ping Lacson ngayon eh. Pabor siya na hindi pabor, something like that. At meron siyang ginagawa ngayon na batas na if ever hindi matuloy ang tawag dito, ang election, may ginagawa ata siyang pinapasa ngayon na hindi ko alam, something like that na if ever hindi matuloy ang election, ang Senate President ang papalit na presidente if ever naaalis na talaga si Pangulong Duterte. So alam niyo, makitunog po kayo doon sa ganun. So yun po ang analyze natin kay Ping Lacson. So hindi natin masasabi kung against siya sa medical mandatory or pabor ba siya sa mga anti-vaccine, yung mga ganun. So wala pa kasi tayong masyadong clue kay Ping Lacson. Hindi naman natin na babalitaan na ganun siya. Pero bahala na kayo kasi yun naman ang ano natin eh. So basta yun lang po. Ito pahabol lang po ito kasi medyo wala po siya dun sa ating tawag dito sa listahan natin mga i-analyze. But ito inabol po natin siya para at least meron po kayong idea na sa mga tatakbo mga presidential candidate ngayon, no guys. At alam nyo na kung sino mga dapat na piliin. So ayan, pahabol po no uli. Ayan, si Manny Pacquiao lang po ang kontra sa nangyayari ngayon, medical martial law. So ayan, yung mga unvaccinated dyan, kayo na pong bahala kung nasa tingin ninyo ay si Manny Pacquiao ang karapat dapat na
maging presidente. So, yung mga nagdi-decree kay Manny Pacquiao, bahala na kayo, pero unvaccinated kayo, di, yan, yung magiging solution na sa inyo, no? Kayo na pong bahala. But anyway, uli, sa susunod pa, panibagong pagpapaalam, huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment, subscribe. Salamat, maraming maraming pong salamat. At God bless you all, guys. At sa susunod nating pagbablog uli. Okay, guys? Thank you! God bless.